Hello again. Hello, mi amor, mi pagulo, mi amor. One big happy family. Oh, ayun po, sir. Pasa na ho. Ayun na? Opo. Thank you. Sir, pwedeng pasahan niyo rin po ako ng load? Wala na rin po kasi akong load eh. Hindi. Sige po. Napasa na rin naman po. Alam mo bang may private plane sila? At kasama siya sa top 100 Forbes richest men. Kaso yung anak nila eh, addict. Wait, bakit naman? May pera naman sila. Ano pa mong problemahin nila? Ayun na nga eh. Siyempre, may pera na sila. Kaya din, naghahanap na sila ng problema. Hmm? Grabe naman yun. Ayun. Sino sila? Tingnan mo, para ang saya-saya nila mag-asawa. Si Mr. and Mrs. Reyes yan. Alam mo ba, si Mrs. Reyes eh, may kabit na kasing edad lang natin. Alam mo, sismoso ka rin eh, no? Hindi, yung mga chismis kasi sa nyo, yung mami ko yung nagsabi sa akin nun. Eh, ito naman daw kasi si Mr. Reyes, eh, busy sa pag-golf. Alam mo, kapag ako nagkaasawa, sisiguraduhin ko na pag magkasama kami, walang araw na mabobor kami. Eh, hindi ba nakaka-pressure yung sa isang relasyon? Eh, syempre, minsan, pag matagal na kayo, parang nawawalan na rin kayo ng excitement sa isa't isa. Huh? Hindi totoo yan, no? Kasi basta mahal na ang isa't isa, lagi kayo maghahanap ng bago ng gagawin o bago ng adventure. At hindi mauubusan ng paraan para isurpress yung babae. At gagawa ka ng paraan para natin siyang nahangiti. Parang sina Mama Bear ko, pati Papa Bear ko. Alam mo, kung sino man ang makakatuluyan mo, napakaswerte niyang lalaki. Ethel. Oo, sir. Napasa mo ba talaga? Opo, sir. Bakit wala pa? Baka naman, sir, tulog na siya. Oh, sige. Baka na matutulog na rin ako. Sige po, sir. Good night po, sir. Salamat. O nga, at may quiz pa ako sa math bukas. Uy! Andito ka pa! Oo. Gusto niyo matigyan na kayo? Saan ba kayo? Naku! Thank you, Dominic! Ang bait mo naman pala talaga. Hindi na kami mahihirapan umuwi ng this oras ng gabi. Kaya sandali lang ah. Dominic, maraming salamat talaga! Okay lang. Misa lang naman. Oh, paano, Chichay? Mauna na ako. Nag-text na si Nanay. Oh, sige, sige. Mamadali na ako, ha? Sige, see you tomorrow. Sige. Bye, Dominic. Bye, Chichay! Bye! Wait, Chichay. Chi para sa chito ni tatay, at Chay naman para sa betchay ni nanay. I like Christina more. Parang mas bagay sa'yo. Talaga? Feeling ko si Joaquin mas gusto na naman, Chichay. May problema ba kayo ni Joaquin? Ah, hindi. Wala, wala. Sobrang close kami nun. Oo nga eh. Minsan nga, nainggit na ako sa inyong dalawa eh. Mukha pa naman enjoy ka laging kasama. Sige. Ingat ka. Salamat ah. Sorry sa abala. Ah, Christina. Hmm? Sa totoo lang, I enjoyed every moment with you.
Kaya dapat ako yung magpasalamat sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, eh hindi ako makasurvive sa party ni Mami. Next time ulit, sa susunod na boring party. Sige. Bye. Bye. Christina. May gusto sana akong tanong sa'yo. Ano yun? Magkaibigan lang ba talaga kayo ni Joaquin? Oo naman. Bakit? Well, I guess okay lang pala. Okay lang na? Okay lang na ligawan kita. Ha? Kasi Dominic, wala pa sa isip ko yan eh. Aral-aral lang muna. Huwag ka mag-alala. Niligawan lang naman kita eh. I'm not expecting you na maging girlfriend kita agad. Kung ready ka na, edi okay. Kung hindi ka pa ready, at least klaro yung intention ko sa'yo. I just hope na huwag mo pagsara ng pinto. Besides, bago lang din naman ako dito. Kaya ako nagkataon, ikaw din ang first girlfriend ko. Pero baka naman mas okay kung magkaibigan lang tayo. Kukumpetensya ko si Joaquin eh. Kaya gusto ko sana hindi lang kaibigan. Yung masigit pa sa kaibigan. I'll see you tomorrow sa school. Good night, Christina. Sino yung nagpaalaw ng manliligaw na yun? Gerber, wala kang kinikwento sa amin. Mukhang gwapo, ha? Ay ka, chichay. Chichay ka, patay. Ang sweet naman. Good night, Christina. Mama Bear, Papa Bear, narinig din naman po yung sinabi ko, di ba? Ang sabi ko po, hindi pa ako handa. Wala lang po yun, huwag niyo po yung pansinin. Dahil walang sino man ang mayroong convincing powers para mapapayag ako mag-girlfriend-boyfriend na ganyan. Bawal magsalita ng tapos. Bala nga po kayo, pero maniwala man po kayo sa akin o hindi, alam ko po kung anong gusto ko. Okay? Pahinga na po ako. Good night, Mama Bear. Good night, Papa Bear. Good night, Chichay. Sweet dreams. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Yes. Huh? 12 new messages? 28 missed calls. Huh? 100 pesos load. Hello? Uy! Buti gising ka pa! Sorry, hindi ako naka-reply ah. Kasi nasa bag ko yung cellphone ko eh. Di ba nga may rakat ako ngayon? Ngayon ba yan? Sana nagsabi ka. Nag-alala ako eh. Ano mo na mga araw-araw tayo nag-uusap? Yun nga eh. Sorry ah, baka tuloy napuyat ka pa kakaintay sa reply ko. Okay lang. Nag-basketball din ako kanina sa Xbox eh. Tama ka, boring nga. Mas intense yung pinanood natin kanina. May practice ba ulit bukas? Ano tayo? Hoy, Wacky Boy. Magpahinga ka naman. Late ka na nga umuwi, tas mukhang hindi ka pa nakakapagpahinga. I
sa akin, masaya naman tayo pag magkasama. Pero baka hindi na parating mangyari yun, ah. Bakit? Tayo mo ba akong kasama? Hindi. Hindi naman po sa ganun, Mr. Joaquin Manansala. And sa akin lang, ang layo kasi ng inuuwian mo, eh. Tapos, baka may racket na rin ulit ako. Sigurado ako nag-aalala sa'yo si Ma'am Julana kung parati kang ganyan. Ikaw din, baka bigyan ko na ng curfew. Kilalang-kilala mo na talaga si Mama. Sige na. Maagad din ako bukas, eh. May susubukan ako. Ano? Basta, secret. Pahinga ka na rin. Sus! Secret-secret ka pa dyan. Sige, sige. Good night. Umalis na po. Maaga po siya umalis. Nag-breakfast ba? Sa school na lang daw po. Tarantina, dapat hindi mo siya pinayagan. Jaime, ano ba nangyayari dyan sa anak mo? Late na ko umuwi tapos ang aga-aga ko umalis. Baka naman may gagawin lang sa school. Baka naman? So ang ibig mong sabihin, hindi ka sigurado, hindi mo alam? Ano gusto mo? Alam naman sundan ko siya kada minuto. Hindi. But since ikaw ang nag-decide na mag-stay dito sa bahay, sana man lang alam mo yung eksaktong rason kung bakit late siya kumuwi tas ang aga-aga niya kung umalis. Kasama niya si Goma. So I'm sure wala naman problema. Didiretso lang sa malaya yun. Alis na ako. Juliana, sandali. Nagmamadali ako. Ano ba ang problema? Eh, para kasi ako lang responsable dito, eh. Ako na nga nagtatrabaho, ako pa rin magbabantay sa anak natin. So, yun ang dahilan kung bakit mainit ang ulo mo the past few days. Gusto mo akong bumalik sa trabaho? Dapat alam mo kung ano yung rason. Ikaw ang lalaki dito. You should set an example sa anak natin and go to work. Hindi yung hindi ka nag-golf, nakatambay ka lang dito sa bahay. Nakatambay sa bahay? I've been working hard the past 18 years. You know what? Sige, papasok ako sa office bukas na bukas kung yun ang gusto mo. Ay, ma'am. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Bakit ngayon ka lang? Na-traffic po ako, ma'am. May pasensya na po. So, nalabetsay. Nagsasawa na ako sa mga niluluto mo. Baka naman pwede mong ibahin. Opo, ma'am. Ano pong gusto nyo? Bahala ka na. Si Sera. Hindi. Mukhang cool na cool nga eh. Iligpit mo na yun. Bakit masyado ka maurirat? Oh, dali! Pronto, pronto, pronto. Na, ito na nga po, ito na nga po, ito na. Juliana. Hello, Chichay. Umalis na naman ang maaga si Joaquin sa bahay. And no one knows why. Hindi na namin siya nakakasama mag-almusal. Hindi ko naiintindihan kung bakit kailangan niyang ganito kaaga sa school. Can you please find out kung ano bang pinagagagawa niya? Okay po, ma'am. Salamat.
30 seconds. 3, 2, 1, go! Ah! Ah! Dito na ako sa school. Saan ka na? Mr. Manansala, pinabilib mo ako. Hindi ka lang pala magaling mag-waltz. Sharpshooter ka rin pala. Kung hindi mo alam, ako ang athletics director ng buong school. At hindi lang PE department ang hawak ko. Kung hindi ang buong varsity program ng Malaya. Kung gusto mo, i-recommend kita kay Coach Frank na may hawak ng varsity team. Varsity? Hindi ka buka yan. Mag-tryout ka man lang sa Team B. Sayang naman yung talent mo. May natural shooting skills ka pa naman. Hindi po ako naglalaro. Pahampol? Yan ang gusto ko sa'yo, Mr. Manansala. Eh, sa tirada mo kanina, mukhang matagal mo nang ginagawa. Obo. Sa Xbox nga lang. Serious? Opo. Last kong laro ng basketball ng 8 po ako. But why? Wala po. Buti na lang inilabas mo yan. Kung hindi, nabulok yung talent mo na yan. May kaibigan po kasi akong sobrang kulit po eh. Pinilit po ako maglaro ng totoong basketball. Nakadagdag po kasi ng pagkalalaki ko. I'm sure kapag sinabi mo yan dyan sa kaibigan mong yan, matutuwa yan. Ba't kaya hindi mo sabihin sa kanya? Baka makatulong siya sa pagdesisyon mo. At kapag nakapagdesisyon ka na ng gusto mo, sabihin mo sa akin. Ako kakausap kay Coach. Sino kaya yun?
ba nakita mo? Joaquin, Joaquin. Malamang nasa library yun. Alam mo na. Dork. Why? Hindi. Wala, wala. Sige, thank you. Sige. Juliana? Come in. May problema ba? Juliana, you know I'm here as your friend. Pensyonado na ang buong opisina. So I'm hoping na sana kung sakaling may problema ka, you'll share it with me as well. You know, just like old times. Eh, baka sakaling matulungan kita kung ano man yung pinagdadaanan mo. I want them out of my life. I want all of them out of my life. Sinabi ko sa kanya, sa library ka. Thank you. Thank you po, ma'am. Basta keep up the good work, ha? Apo, sige po.